So hello again, class. Again, Jerko Ingir. So ituloy natin, class. So share ko lang yung screen ko. So this is class part 2 of module 4. Okay, so again, class, no? So continuing, class, sagutan natin yung second example natin. Yung example 4.3. 4.3, okay? So dating gawin, class, first step, E, given. So this time, class, yung E tsaka I natin, class, is constant. Kasi last kung titignan nyo rin lang kanina class, diba, nung nagsasolve tayo as ng redundant, yung value nung e, din rin lang natin ginamit. Bakit? Kasi magka-cancel sila. Okay? Magka-cancel yan class kung titignan nyo. Parang ito. Pakita ko na lang class para class, diba? Diba class, ito yung redundant dh natin dun sa previous example class. So kung titignan nyo class yan, yung value natin, diba? So, kunin mo class yung d. Ito, divided by yung class. So, yung E dito class, magka-cancel out rin lang. Kumbaga, lahat sila magka-cancel out. Okay? So, we don't need class the value of E. Okay? So, ganun. So, again class, tuloy natin. So, dating gawin class, ang first step natin class is yung determinacy, no? So, determinacy class. Bakit? Kasi kailangan natin malamang class kung ilan yung tatanggalin natin na redundant. Okay? So, dating gawin class, si Mr. J yan. So, may dalawa siyang jacket. So, yung number of joints natin, class, 6 ulit. Parang kanina lang. So, 2 class times 6. Okay? Tapos, class number of reactions natin, 3. So, dito class, 10 members. So, 13 is greater than 12. Therefore, we can say, class, the structure is first degree indeterminate. Okay? So, ano yung sobra natin, class? So, kung titignan yung number of reactions natin, class, 3. So, wala dun. More or less. Okay? Saka kung titignan nyo, class, no? The presence of the cross brace dun. Malamang sa malamang class, we can say that we have one excess member. Okay? Meron tayong isang sobrang member class, hindi support. Okay? So with that knowledge class, alam na natin kung ano yung redundant. So tayo magsaset class ng redundant. Pero sa activities natin, kasi for the quiz and exam siguro, ako na magsasabi kung ano yung redundant for consistency. Okay? Pero sa inyo class dito, actually, pwede kayong pumili ng redundant. Kayo na bahala. Dapat alam nyo lang class, ang alisin ay consider ng redundant, dapat class is yung member. Okay? So supposedly class, kung pipili kayo ng redundant, dapat gets natin class, dapat yung structure nyo stable pa rin. Okay? Kumbaga kasi class, may times sa parang pag nagtatanggal kayo, kumwari ito class, pag tinanggal nyo yan, more or less, hindi na yan stable class. Kumbaga, isang tulak lang dito class. Something ganun. Dapat class, ang tatanggalin yung may member is dapat yung resulting base determinate class natin still is yun. Stable pa rin siya. Okay? Stability pa rin class. So again class, this time ang pipiliin natin class is yung CE. Okay? So again, remove member CE. Okay? So, removing that class, parang sinabi na rin natin class na kino-consider natin na yung force CE redundant. Okay? Tapos class, i-assume natin kung ano yung so, assume CE intention. Ano yung orientation niya? After nyan class, ready na tayong gawin yung yun, yung hatian. Pwede natin gawin class yung next step. So, next step natin class is basic determinators. So, burahin ko lang class. So, again class, next step, buuin na natin yung basic determinators. Kasi alam na natin class kung ano yung redundant, alam na natin kung ano yung aalisin. Okay? So, diba rin na-list natin nung class is yung member AC? I mean CE. So, dapat class, ang itsura ng basic determinate truss natin, class, alisin lang natin yung C. More or less, ganyan. Tapos, ganito. So, ilasan C, class, ganyan na lang siya. Okay, so ito class naka-hinge, ito naka-ruler. Okay? So, again, class, yung basic determinate truss na yun, class, iloload natin ng real load. So, ito, basic determinate truss under, so, una class is under yung real loads. Okay. Yung second class is dapat yung redundant. So again class, depende kung ilan yung redundant mo, dapat individually loaded sila. So this time class, ang redundant natin si CE. Okay. So
Lagyan mo natin kasi yung real load dahil next. Copyin ko na lang muna kasi itsura ng trust natin. Again, ang trust natin kasi is ganito. Yan. Okay. Yan. Again, class, i-load natin dun sa una class is yung reloading. So, ang reloading natin, class, meron lang tayong pababakas na 2, 2, 5. Ito, class, may pababa rin tayo na 150. Okay? Tapos, class, yung redundancy natin. So, ilalagay lang natin, class. So, dapat alam mo lang, class, kung ano yung ano. Original con niya. Diba? Dito, class, yung CE natin. Tapos, class, in-assume natin kanina, class, intention siya. So, dapat, naka-tension. So, again, class, hindi CE ilo-load natin. Na ilo-load natin, class, is unit load. Tapos, class, ito, i-multiply na lang natin, class, by yung force C. Yes. So, ganyan na, class, feature na. So, again, meron tayong A dito, class. Ito yung B, ito yung C, ito yung D. Tapos, class, again, ito yung C, A, B, C, D. Ito, class, E, F. Tapos, E, F. Okay? So, kung titignan natin, class, again, ang i-consider natin deflection dito, class, is kung ano yung redundant. So, ang redundant natin, class, is yung member CE. So, i-consider natin, class, ano yung magiging deflection si member CE. So, ang una natin titignan, class, is ano yung in-assume natin redundant. Ano yung orientation niya. So, kung titignan natin, class, in-assume natin na yung redundant CE natin, class, is intention. So, pwede natin sabihin, class, na ito, gagalaw siya pa ganyan. Okay? So, since ito, class, gumalaw siya pa ganyan, ito, class, dapat, ito, i-assume natin, class, gagalaw siya pag ganun. Gets ba? Kasi nga, di ba, class, ang pinaka-concept natin, class, pag pinag-add dapat natin yung dalawang yan, babalik siya dun. Okay? So, kung titignan natin, class, yung CE natin dito, fix siya dyan, class, fix siya dun. So, dapat, class, hindi siya mag-elongate. Something ganun. Okay? Technically, class, may elongation yan. Siguro maliit. Pero i-consider natin class na zero kasi more or less close to zero yan. Okay? So, doon rin natin kasuhugutin yung ating working equation. But before that, class, in-name muna natin kung ano yung mga deflection natin. Okay? So, again, class, ito, since ito is caused by a unit couple, no? So, ang tawag natin dito, class, is ganyan. Baby delta. Yan yung symbol natin. Tapos, ano yung deformation, class? So, again, ang mag-deform dito, class, is yung CE. Tapos it is also due class to the unit load located doon sa member C. So yan yung naming natin dito. Dito naman class, again, ang naming natin dito class, ito yung deflection sa CE due to yung real loading. So representation natin ng real load is class is P. Okay? Tapos class, after ito, bubuhay na natin class yung working equation natin. So ang tawag natin sa working equation natin class is yung condition of geometry. So, ano yung condition of geometry natin, class? Again, class, depende lang yan kung ano yung redundant natin. So, titignan mo lang, class, ano yung redundant natin. So, again, class, ang redundant natin dyan is yung deflection sa CE. Okay? So, deflection sa CE. So, again, class, kung titignan natin, again, ito, i-consider natin na zero. Kasi more or less, class, ito, meron siyang deflection. Ang deflection niyang, class, is yung axial, yung SL. Over yung AE class, di ba? Yan yung deformation class, actual deformation ng member. Pero ito class, i-consider na natin class, more or less, equal yan sa zero. Kung baga sa sobrang liit niya class, zero na yan. Okay? So safe to say class, yung deflection natin sa CE dito sa ating real truss, or like yung actual indeterminate truss natin, zero. Gets ba? Okay? Tapos class, by superposition, again, i-consider natin class, pag pinag-add mo to, supposedly, babalik doon. So, dapat class, yung deflection dito sa CE due to yung real loads natin class. So, yung deflection na to. Okay? Pag in-add daw natin class dito sa deflection due to CE, due to yung redundant CE natin class, equal siya sa zero. Or kumbaga class, equal siya dun sa deformation sa CE dito sa indeterminate truss, which is equal class to zero. Okay? So, ito class, pwede pa natin i-simplify pa. Okay? So, alam natin class yung deflection natin dito class, di ba? Ang tawag natin dito. Kumbaga, ang ginagawa natin kasi class, ginagawa natin specific to. Kasi alam natin class, ito, tsaka yun, hindi sila parehas. Okay? So, yung deflection natin class sa CE due to P, again class, i-add natin yung deflection siya due to the redundant. So, again, tawag natin dati yung class, again, baby delta CE due to CE. Okay? So, again class, since unit load yung ginamit natin dun class, ito, kailangan pa natin i-multiply dun class sa force CE. Bar for C is equal to 0. Okay? Ito na class yung pinaka-working equation natin. Gets ba? Okay? So,
So, kung i-analyze natin plus yung working equation natin, di ba ito yung pinakagusto natin makuha plus? Kasi pag nakuha na natin yung plus, supposedly, ma-analyze natin ito ng buo kasi determinate na siya. Okay? So, ang kailangan lang natin plus, ano yung deformation na to, tapos ano yung deformation na yun? Okay? So, i-risk ko muna kasi taas. Ayan. So, again, class, so next step, since alam na natin yung condition of geometry class, dapat alam na rin, alamin na rin natin class kung ano yung formula natin for deformations. Okay? So, ang galawan na natin class sa pagkuha ng deformation is by virtual rectile. Okay? So, ito class, may pattern lang siya. Ang pinaka-basis lang natin class is yung format natin ng virtual work equation for deformation class or deflection. Sa traces, so, diba, yung class is equal to ganyan. Yung deflection natin class is equal to summation class ng sulae. Sulae. Okay? So, yan class yung pinaka-guide natin. Pero this time class, again, may pattern lang tayo dyan. Okay? So, diba class, ang una natin kunin class is yung deflection sa CE class due to real loads. So, again class, ang formula natin dito class, yung pattern natin, no? Kailangan mo lang class malaman kung ano yung name. Kaya mahalaga class na dapat alam natin kung paano yung name. So dito class meron lang tayo ng CE class, tapos meron tayo ng due to real loads. Okay? Yung formula natin class, kung ano lang kasi yung name nito, ang mag-adjust dito class is yung value ng S sa U. Okay? So ang fix dito class is yung summation ng L over yung AE. Okay? So titignan natin class, yung CE, ang representation ng CE class is yung U, CE. Okay? Tapos yung P class, ang representation yan is yung yan. Kumbaga yung P class is bar forces due to real loads. Yung CE class is yung bar forces due to redundant CE. Okay? Tapos next class, kailangan natin kunin class yung ito. So yung ito class. Deflection yan class. So CE class. So again, CE. Tapos yung CE. Okay? So again, dito class. Diba? Ang formula natin class is yung summation. Again, ang constant lang dyan is yung LAE. Okay? So again class yun. So yung red natin class, yung UCE. Okay? Tapos class, again, next, meron pa rin tayong CE class, yung U, CE. Gets ba? Okay? So parang CE, CE class, kailangan natin ng dalawang bar forces due to redundant CE. So pag sinimplify natin yung class, ang final formula natin, yung CE squared L over yung AE. Gets ba? Okay? So yun na yung working equations natin, class. So after natin, class, makuha yung working equations natin, kung titignan nyo, ang next step natin dito class is yan. Yung mga kailangan natin. So, ang pinakailangan lang natin talaga dito class is yung ano yung bar forces natin. Due to yung real loads class, tsaka due to yung redundant. Okay, so, murahin ko na to class. So, again class, ang next step natin is yung thrust analysis. Kailangan natin class is solve yung bar forces natin. Okay? So, unahin natin class yung under real loads. So, yung real loading, no? Real loads. Okay? So yung real loads natin, class, again, ang itsura ng basic determinate thrust natin doon under real loads, class, is meron lang tayong ganyan. Yan. Sinalis natin yung CE, class, di ba? Ay, mali. Ba't sa kabila pala ito, class? Okay? So, meron tayong paganyan. Tapos, ito class, again, still hinge siya class. Ito rin roller. Okay? Ito na class yung ating A, B, C, D, E, tapos F. So, ilagay natin class yung real load. So, meron tayong pababa dito class, 225. Tapos, dito class, meron tayong 150. Okay? So, next class is yung basic determinate class natin. Class, under yung redundant. So, ang redundant natin class is yung C. Okay? So, again, drawing lang ulit natin yung basic determinate thrust. So, basic determinate thrust natin class is ganito lang. Yan. So, meron tayong ganito class. Tapos, inalis natin yung C. So, yan. Ito class is hinge. Ito class is roller. Okay? So, ito class si A, ito si B, C, D, E, tapos F. Okay, so titignan natin class, andito no si C, E, yan. So, again, inassume natin siya class in tension, so ilalagay natin siya as tension. So, ito class yung tension. Okay,
Again, class, i-represent natin siya as unit load. Okay? So, i-multiply na lang natin siya class ng C. Gets ba? Okay? So, kailangan natin kunin class yung bar forces dito. So, ano yung bar forces natin? So, yung class, meron lang tayong dalawang reactions dito. Reaction, reaction, reaction. So, the fact class dito na wala tayong horizontal load, classmatic, yung horizontal natin, 0. Ito class upward, ito rin upward. So, ang value niya class, ito is 200. So, pag nag-moment tayo class sa D, makukuha natin ito upward, 200. Pag nag-moment tayo sa A class, ito 175. Okay? So, yun dito class, so reactions muna tayo. So, again, titignan natin class, pag summation of forces horizontal tayo. So, ito class, no, naaalala nyo, kung titignan natin yung external loads natin class, ang only external loads natin class is a pair of unit loads, equal unit loads class, opposite direction. Okay? So, again class, special yan, bakit? Kasi class, ang labas niyan, magka-cancel out yung dalawa, parang wala tayong external load. So, pag wala tayong external load, plasmatic ito, wala rin tayong support reactions. Yes ba? So, yun yung isang special class. Again, pag ganyan, mangyayari lang ito class kapag meron tayong opposite equal loadings. Okay? On the same line of action. So, yan. With that class, so dito naman class, kunin natin yung bar forces. So, kung titignan natin class, simple class ulit tayo class, no? So, si method of joints class, parehas lang tayo dito. Unahin na natin ito class kasi maraming zero class members dito class. So, kung titignan natin class, zero to, zero to. So, kung titignan natin, ito joints niya class, dalawa. Same joint A. So, meron lang tayo dalawang forces. So, matin class, ito, 0, 0. Same class sa kabila. So, joint D class. Kung titignan natin, supposedly, meron tayong tatlo, pero yung pangatlo, 0. So, ito, dalawa lang lang iwan class. So, ito, 0, 0. Okay? Tapos, class, pag nag-analyze tayo class sa C, makukuha daw natin class, no? Ang value daw dito class is 0.8. Tapos, compression. Mabilisan dyan class kung titignan mo. Kasi kung titignan natin class, kukunin mo lang kung ano yung dito class, ano yung kanyang slope. So, ang slope dito kasi class is, tignan natin dito class 6, 8. Okay? So, 8 vertical class. So, 8 vertical, 6 horizontal, 10 hypotenuse. Okay? So, para mo yung vertical, ito class, kung titignan mo, so, vertical component lang nun. So, ang vertical component class nito is 8 over 10. So, 0.8 tayo dito class. Okay? So, orientation yung class compression kasi dapat pababa siya para ma-counteract niya class yung upward dun. So, dito class 6 over 10. So, 0.6. Dapat. Ulitin natin class. So, again, ang value nito class is yung vertical component ng 1. So, 8 over 10. So, 0.8 class. Tapos, compression siya. Tingin dito class. So, horizontal component ng 1 na yung class. So, 0.6. So, compression. Okay? So, same dito class, kung inalis natin yung joint E. So, 0 yan. So, meron lang ulit ganun. So, kung titignan natin class, ganun yung slope niya. 8 vertical, 6, tapos 10. Okay? So, yung vertical component nito class is, ay horizontal component is 0.6, tapos compression. Okay? So, vertical component nun class, so 0.8, tapos compression. Okay? So, okay na tayo dito class kung titignan nyo. So, palitan ko lang yung kulay class para lilitaw. Lutang. So, again class, ito 0, ito 0, then ito 0, ito 0. Okay, so, may value lang dito class is yung box na yun. So, kung titignan natin dito class, so, pag nag-analyze tayo dito, titignan nyo kasi class parang symmetrical lang yan. So, alam natin class, ito is 1, tapos tension din siya. Kung ano yung value ng class, parang yan siya. Symmetrical sila eh. Kasi kung titignan natin yung box class, symmetrical. 0.8, 0.8, 0.6, 0.6. So, ano yun nandito class, yun din yun nandyan. Okay? So, yan na lahat. So, move tayo dito class. So, pag in-analyze natin class yung joint D, no? So, ito daw class is, yung zero class members muna tayo class. So, ito class, alam natin, wala tayong zero class members class kasi ito class, yan yun. Meron siya. Kumbaga, hindi to zero class. Okay? So, yung value nito class, pag nag-analyze tayo sa D, summation of forces vertical tayo, no? So, yung slope lang yung class, so ito divided by slope nito, so 218 class point, 75 compression. Okay, so ito class makukuha natin, 131.25 class tension. Okay, mag-aayos natin sa joint C class, so make sure first vertical, alam natin class, ito 150 siya. Tapos ang orientation niya class tension. Okay, same dito class, pag horizontal, so ito rin lang yun. So 131
0.25 tension. Okay? So, sa activities nyo, class, ganun na rin. Sa quiz natin, kahit huwag nyo nang ipakita yung solution natin ng method of joints. Pero class, kapag ano, I take it back, class. Pakita natin lagi. Okay? Kasi take home pala siya. More or less work from home in a way. Okay? Pakita natin lagi yung solution natin dun sa method of joints. Okay? So, next class, mag-analyze tayo sa joint F. So, yung joint F natin, class, makukuha natin. Ito, class, is 150 compression. At si BF naman natin, class, is 31.25 tension. Okay? Tapos, class, next, analyze tayo sa joint B. So, yung joint B natin, class, is 200 tension. Tapos, class, yung AB natin is 150 tension. Analyze tayo, class, sa joint A. Makukuha natin, class, yung AE. So, 250, class, compression. Okay? Checking lang tayo, class, before tayo mag-proceed. Dapat ma-sure natin, class, na lahat ang sagot natin dito tama. So, kung titignan nyo dito, class, more or less sure shot na yan. Kasi, 0-0. Kunti lang naman. So, i-check natin dito, class, is ito. Again, class, ang checking natin, i-check lang natin, class, kung equilibrium yung joint na hindi natin ginamit para makoinsect yung mga sagot natin dito. So, i-analyze natin dito, class, is yung joint E. Kasi, di ba, gumalaw tayo, class, pag ganyan. So, hindi natin nakamit, class, yung joint E. Okay? So, itsura lang ng joint E, class. Again, ito yung E. So, yan yung E, no? So, meron lang tayo, class, tension na 200. So, tension na 200. Okay? So, meron tayong compression, class, na 150. Tapos, class, meron tayong compression still 250. Okay? So, ito, class, meron tayong slope dito. Ang slope natin, class, 6, 8, vertical. Tapos, 10, horizontal, ay, hypotenuse. Okay? So, i-prove lang natin, class, summation of forces horizontal, is it equal to 0? Lahat ng to the right, class, positive. Okay? So, again, joint E tayo, class. So, meron tayo, class, negative 150 kasi to the left siya. Kasi yung horizontal component, class, ng 250. So, positive yan, class. So, 6 over 10 times yung 250. Is it equal, class, to 0? Okay? So, i-calculate natin, class. So, negative 150, class, plus yung 6 times 250 over yung 10. So, tinanong nyo, class, equals 0. So, 0, class, is equal to 0. Tapos, class, summation of forces vertical, is it equal to 0? Lahat ng pataas, positive. So, ano yung mga forces vertical dito? So, meron tayong downward na 200. So, negative siya. Tapos, class, i-add natin upward yun. So, positive yung yeah, vertical component, class, ng 250. So, is it equal, class, to 0? Right? So, ligay natin. So, again, negative 200 plus class yung vertical component niya. So, 8 nung 250 over class yung 10. So, 0. So, again, class 0 is equal to 0. Therefore, class, na-prove natin lahat ng sagot natin dito. Tama. Okay? So, after natin, class, isolve lahat ng bar forces, pwede na tayo mag-table. Okay? So, yaris ko lang. So, yun class tuloy natin. So, again class, di ba na-solve na natin yung mga bar forces? So, tignan na lang natin dito kasi yung mga bar forces. So, yan yun. Okay? So, next step natin class, pwede na tayo mag-table. So, dun sa table class, i-recall lang natin kung ano yung mga kailangan natin ilagay sa table. So, di ba, ang kailangan kasi natin kunin dun kanina class is, di ba, yung deflection sa C, E class due to P. So, again, di ba, ang formula lang natin dito class is yun. So, meron tayong P, so meron tayong S. So, C, E class is kailangan natin yung C, E, L over yung A. Okay? Tapos class, ang next na kukunin natin class is yung CEC, deflection sa CE class due to yung CE. Okay? So ang formula natin dito class, meron tayong dalawang CE, so dapat meron tayong dalawang UCE. So squared L over yung AE. Okay? Kaya mas yung pattern ng table natin. So again class, ang una ay sinagay natin yung member. Yan. Okay? Tapos class yung L, tapos yung A, tapos yung S. So, kailangan rin natin class yung UCE. Saan natin makukuha class ito? Okay? So yung kukunin natin class is yung UCE. L over yung A. Okay? Tapos class, kailangan rin natin yung U, UCE squared. So, UCE squared L over class yung A. Yan lang yung mga kailangan natin class. Okay? Supposedly class, ilalagay natin dito yung ST. Yan. Yung bar forces natin. So, ganyan kasi yung pinakakompleto nating table, no? Yung bar forces sa ST. Okay? So, sagutan na natin. Again, class, may pattern lang tayo no, sa pagsunod ng members. So, top chords, web members, tapos bottom chords.
left to right, top to bottom, okay? So kung ganun class yung ano natin, yung orientation natin, yan. So unahin natin class, meron tayong member AE, tapos susunod class EF, tapos yung BE. So ito na class yung top chords natin. Ano yung web members natin class? So meron tayong BE, meron tayong BF, meron tayong class CF, okay? Tapos class yung mga bottom members natin. So yung bottom chords natin class, meron tayong AB, BC, tapos yung CD. Okay? Kompleto na tayo. So more or less class, may special dito. So kung titignan natin class yung truss natin, di ba, is internally indeterminate. Okay? So kung titignan natin class, meron pa rin tayo kasi nung member CE doon sa original truss. So dapat kasi isasama natin yung redundant. Okay? Yun yung common mistake class. Parang hindi natin sinasama class. Alam natin dapat meron tayong member CE. So lagi dapat natin class idagdag yung member CE. Okay? Gets ba class? Baka kasi makalimutan nyo sa class. Kapag indeterminate, pag internally indeterminate class, may chance na baka makalimutan nyo. Kasi baka ang pinaka-basis lang natin class is yung basic determinate truss natin. So again class, huwag mo makakalimutan class, dadagdag mo pa yung CE. Kung ano yung redundant natin class, ilalagay mo siya sa dulo. Okay? So mangyayari ang class kapag internally indeterminate yung ating truss. Okay? So i-fill na natin yung table class. So pinigit up class yung length ng AE is 10. So yung EF natin class is 6 tapos 10. Okay, na doble yung BE natin class. So ito dapat class is DE. DE. Okay, so 10 yung class tapos 8 tapos 10. Yung CF natin class is 8. Tapos yung bottom chords natin class 6. Tapos kung titignan mo yung CE natin class, ang length natin dito is 10. Okay? So in regards to the areas class, so ang areas nito, kung titignan nyo, constant sila, no? So pag sinabing constant yung area class, tapos wala silang binigay na area, kahit ano na ilagay mo. Pwede kang maglagay class ng kahit anong number. So ang pinakamagandang number class para flexible, maglagay tayo ng 1. Okay? So yan class yung area natin. Any number class. Pwede kang mag-designate na any number kapag walang given. So ang pinakamadali dyan class is 1 para hindi tayo mamblema. No? Okay? Tapos yung bar forces natin class S. So saan natin kukunin yung S class? Ang S, ang values ng S class, kukunin natin dun sa primary truss or yung basic determinate truss natin under real loads. Yung UCE naman natin class, so dito natin kukunin yung UCE natin kasi ang meaning ng UCE class yung bar forces under yung redundant CE. Okay? Ilagay natin. So, unahin natin class yung S. Dito class, meron tayong negative 250. Okay? Tapos class, negative 150. Tapos class, negative 218.75. Tapos class, meron tayong 200. Okay? So, meron tayo class 31.25. Tapos 150, ito rin class 150. Tapos class 131.25. Tapos 131.25. So kung titignan natin dito class, wala tayong CE. So yung CE natin dito, 0. Gets ba? Okay? Tapos kung titignan natin dito class, so ganun. Ganun ulit, ilipat lang natin class. So yung AE natin class is 0. EF natin class, negative 0.6. Tapos 0, negative 0.8. Tapos 1. Okay? Tapos class, yung negative 0.8, 0, negative 0.6, 0. So, kung titignan mo kasi yung CE, meron pa rin siya. 1. Okay? Kasi intention siya eh. Okay? So, kahit yun yung loads natin, class, kahit tinake natin as loading yung CE, in terms of CE class, meron pa rin siya. 1 tension. Okay? So, with this class, pwede natin lagyan yung dalawang columns na to. So again, ang galawan lang ulit natin dito kasi is calc function. So sa calc function class, kailangan natin i-name class kung anong column natin. So A, B, C, ito yung D. Okay? So ito class, kung i-ano natin, ang formula natin dito class is, meron tayo ng C, meron tayo ng D, times yung A class over yung B. Okay? So same dito class, ito is D squared times yung A natin class over B. Okay? So yan na yung mga working formulas natin. So, calc function lang tayo, class. So, paano yung calc function? Again, i-enter lang muna natin yung working formula natin. So, meron tayo, class, yung CDA. So, CD, tapos yung A, over class yung B. Okay? So, dalawa yung formula natin, class. Ang separator natin yung column. So, i-enter natin yung second formula natin, class. So, D squared times A over class yung B. Yan. Okay? So, yan na yung working formulas natin, class. Ang pipindutin natin yung calc. Okay, so tatanong niya class, ano yung mga unknowns natin? So, ang unang nating unknowns class is yung C. Tanong mo yung C mo class, ano yung C mo? So, lagay natin class, negative 250. Okay?
Next na tatanungin class, ano daw yung D? So, D natin class is 0. Tapos yung A natin class, so 10. Tapos yung B natin class is 1. So, kung titignan nyo class, again, sa according sa formula natin, matik, pag may 0 class, 0 na yun. Okay? So, kung titignan mo class, ito 0, ito rin 0. So, same dito class, 0, 0. So, ito rin class, 0, 0. Tapos ito, 0, 0. Okay? So, ang may mga values lang dyan class is yung EF. So, yung EF natin class, again, ano daw yung C natin class. So, ang C natin sa EF class is negative 150. Okay? Ano yung D natin class? Negative 0.6. Tapos, ano class yung A natin? 6. Tapos, yan. So, ang sagot natin dito class is 540. Okay? Tapos, class, ito is 2.16. Yan. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo, class. Ano yung C natin? So, member BE na tayo, class. So, 200. Tapos, negative 0.8. Ano yung length natin, class? So, 8. Area natin is 1. So, negative 1,280. Okay? Tapos, 5.12. Okay? So, next class. Ang sunod natin is yung BF. So, ano yung BF natin class? Ang C natin is 31.25. Okay? So, ang D natin class is 1. Ang length natin class is BF. So, 10. Tapos, 1 yan. So, ang sagot natin dito class is 312.5. Tapos, yung next class is 10. Okay? So, tuloy lang. So, yung CF naman natin class, ano yung C? So, this time class, 150. Tapos, class, negative 0.8. Tapos, class, ang length natin class is 8. Ang area natin is 1. So, negative 960. Okay? Tapos, class, 5.12. Okay? Sunod natin class is yung BC. So, ang BC natin class, 131.25. Ang D natin class, negative 0.6. Ang natin class, length na 6, tapos 1. Okay, so, sagot natin class is, so, negative 472.5, tapos 2.16. Okay? Tapos, next class, so, ang next, ang C natin class is 0, so, CE na tayo, no, class? Ang D natin class is 1. Ang length natin class is 10. Tapos, 1. So, 0 tayo dito, class. Dito class 10 tayo. Okay? So next step natin class, kukunin na natin kung ano yung sum nila. Okay? So yung sum dito class, so i-add lang natin yan. So again, 540 class minus yung 1280 plus 312.5 minus 960 minus 472.5. So ang sagot natin class is, so dito is negative 1860. So, yung next naman class is 2.16 plus 5.12. So, ilan yung 5.12 natin class? Dalawa. So, dalawa rin pala class yung 216 natin. Yan. Tapos, class plus dalawang 10. Okay? So, ang makuha natin dito class is 34.56. So, 34.56. Okay? Technically class, ito lang yung kailangan natin, no? Yan. So, burahin ko muna to para ma-solve natin class kung ano yung mga kukunin natin. Okay? So, erase ko muna. So, yan class. So, again, with this class, pwede na natin kunin yan. No? So, para ang galawan lang natin dyan class, di ba, hiniwalay kasi natin yung AE. So, para makuha to class, summation lang tayo ng UCE squared L over yung AE. Multiply lang natin yung 1 over E. Dito class, again, para makuha natin class yung deflection sa CE due to real loads class, equal lang yung class dun sa ito. So, ito yun, no? Negative 1860 over yung E. Okay? So, ang unit natin dito class, again, kilonewton squared meter. Dito class, ang next natin is yung CE. CE. So, again, dito class, may 1, no? 1 kilonewton yan. So, equal to. So, ito yun class, 34.56 tayo dito over yung E. Kilonewton squared meter. So, again, class, yung kilonewton dito, ika-cancel natin dun. So, meron tayong UCE, CE.
delta C, yung deflection sa C due to C, 34.56 over A. Okay? So, gamit plus yung ating, ano, yung condition of geometry natin. So, yung condition of geometry natin plus device equal lang siya sa deflection class ng CE due to P plus class yung deflection of CE due to CE times yung CE is equal to 0. Okay? So, substitute lang natin yung class. So, meron tayong negative 1860 class over yung A plus class yung 34.56 times yung gusto nating makuha class na CE is equal to 0. Okay? So, makukuha natin class yung sagot natin. CE is equal to, so, ilan yun? Again, class yung, so ilipat natin sa kabila, no? So, 1860 class divided by 34.56. Okay, so sagot natin dito class is, yung CE natin class is 53.82 kilonewton. So, positive siya class. Ibig sabihin, tama yung assumption natin. Tension. Ayan. Okay? So, ganyan. 3.82. So, tuloy lang natin class. So, with this class, alam na natin yung CE natin, no? So, burahin ko lang to class. Ano yung next step natin? So, yan class yun. So, alam na natin class kung ano yung value ng redundant. Pwede natin kunin class kung ano yung value ng bar forces natin. Okay? So, ang galawan ulit natin dito class, di ba? Gagamitin lang natin yung by superposition. So, bar forces na tayo, no? So, for bar forces class, again, by superposition tayo. Superposition. Okay? Ang galawan lang natin dito class, di ba? Again, ang concept is ito, yung S natin class. I-add natin yung class dito sa U. CE. Baga pag pinag-atin yung dalawang yung class, babalik siya sa dati. So, para makuha natin class yung ST natin, again, i-add natin class yung S plus yung new CE. But then again, class yung sa ginamit natin dito sa unit load class. No? Unit load yan. Kailangan muna ito natin class i-multiply ulit sa CE. Okay? So, ang working equation na natin dito class is yung S, no? Plus class yung new CE. Tapos yung nakuha natin value class ng CE. So, positive siya this time class. So, kung ano yung nakuha natin, yun yung ilalagay natin. So, 53.82. Okay? So, dito class, ilagay natin sa taas. Yan na yung formula natin ng ST. So, para sa ST na yung class, again, equal yung class sa S plus yung UCE times yung 53.82. Okay? So, with this class, pwede na nating sagutin class yung ST. Okay? So, ang kailangan lang natin class is yung column na to, yung column na yun. Okay? So, calc ulit tayo class. So, favorite natin yung calc function. Okay? So, yung ST natin class, again, ang original formula natin class is yung C, alpha C class, no? Plus yung 53.82 class. Tapos yung columns UC, so D. So, yan class yung original formula natin, calc natin class. So, again, ang C natin class dun sa una is negative 250. Tapos 0. Okay? So, makuha natin yung sagot class dito is negative 250. Ilipat na lang natin class, idikit natin para mas makita kung ano yung sinosolve natin. No? So, dito ko lang ilagay class yung ST. No? Again class, again, negative 250. Okay? So, sunod class, again, ano yung C natin? Again, negative 150 naman this time class. Yung D natin class is negative 0.6. So, equal sign class, ito yung sagot natin. Negative 82. Point 0.3 na lang natin class. Okay? Tapos class next, negative 8218.75 class. Tapos ang D natin class is 0. So ano yung sagot? So yun na yun. So kung every time class na 0 yun nandito, kung ano yung S yun na yun. So kung titignan natin class dito, ang sagot natin dito is 150. Dito class is 131.25. Okay? So, tuloy natin class. So, ano yung sa B? Ang C natin class is 200. Ang D natin class is negative 0.8.
Yan. So, meron tayo kasi ito, 156.94. Okay. So, tuloy lang class. So, again, C natin is 31.25. D natin class is 1. So, ang sagot natin kasi is 85.06. Okay. So, next class yung CF. So, the C natin is 150. Ang D natin class is negative 0.8. So, ang sagot natin class is 106.94. Okay, so tuloy natin class. So, si BC naman. So, again, 131.25 class. Tapos, 0.6. Negative 0.6. Okay, answer natin class is 98.96. Okay. Lastly, class. Yung sa CE, so 0. Tapos, meron tayong 1. So, sagot natin class is 53.82. So, yan na yung mga bar forces natin. So, meron tayong CA class, meron tayong bar forces. So, ang next step natin, class, isolve na natin yung remaining reactions. Okay? So, kung titignan nyo, class, ito yung working structure natin. So, babalik na tayo dito, class, no? So, this time, class, nakuha na natin yung CA. Dito, class, walang use yung CA. Okay? So, kung titignan nyo, class, ito yung working structure natin, yung original thrust. So, pag summation of forces tayo, class, horizontal is equal to 0 and to the right, positive, makukuha natin, class, no? So, AH natin class is equal to 0. Pag nag-moments tayo class sa A, is equal to 0. Clockwise positive. So, meron tayo class. So, yan na yung class, no? Pag nag-moment tayo sa A, makukuha natin class yung D vertical. So, lahat yan class. So, yung D vertical natin class is equal to 175 plus kilonewton upward. Okay? Summation of forces tayo plus sa D is equal to 0. Lahat ng clockwise positive, makukuha natin kasi yung A vertical. So, A vertical natin kasi is equal to 200 kilonewton upward. Okay? So, yan yung final answers natin. Class. So, final answer natin, class, yung reactions. So, kasi ang gusto yung kunin ng problem is reaction to bar forces sa each member. So, ito na, class, yung bar forces in each member. Again, class, sign convention natin. Pag negative, compression. Pag positive, class, tension. Okay? So, yan class. So, i-check natin. Tama. So, ito class yung bar forces natin, no? So, tama naman. May kulang tayo dito. Dapat 182 to. Check natin yung class. So, dito, no? So, again class, ang C natin is negative 150. Negative 0.6. Yeah, hindi natin nalagay yung 1 doon class. So tama. Tama lang. Tapos yung reactions natin class, again, ito yung reactions natin. Okay? So ang final answer natin class, as much as possible, pag may oras, ganyan. I-summarize natin. So copyin yung original thrust class, lagay natin yung bar forces, tapos yung reactions. Okay? So yun class. So tapusin na natin class. So next problem natin class, 4.4. I-erase ko lang. So, tuloy natin, class. So, again, example 4.4 naman na tayo. So, anong bago dito, class? So, kung titignan nyo, class, yung previous example natin, yung 4.1, class, externally indeterminate sa class. Yung 4.3, class, internally indeterminate. So, for 4.4, class, kung titignan nyo, both na siya. Parehas na siya. Externally tsaka internally indeterminate. So, first up natin, class, no? Again, class, ano yung value ng E? So, ang value ng E natin, class, is 200 GPA. Okay? So, i-convert na natin, class. Standard procedure lang. Okay, so, 10 class times 6 kilopascal. Ito, class, 200 times 10 raised to 6 kilopascal. Okay? Last class, meron tayong area. So, yung area natin, class, constant daw siya all throughout the thrust. So, meron tayong 4,000 millimeter squared. Again, class. So, 1,000 mm is equal to 1 meter. So, square lang natin sila. So, dito class, meron tayo 0.004 meter squared. Okay? So, again, class, ang laging first step natin, class, ano yung determinacy? Para malaman natin, class, kung ilan yung tatanggalin. Tapos, ano yung tatanggalin? Okay? So, again, class, di ba, si Mr. J lang to, class. May dalawa siyang jacket. Kung titignan yung number of joints natin, class, no? So, meron tayong 8. Number of reactions natin, 4.
Tapos meron tayong 14 na members. So 18 class is greater than 16. So we can say that the structure is second degree indeterminate. Okay? Tapos class, meron tayong one excess member. No? Dalawa yung class kasi yun nga. Again, the fact na apat yung reaction natin class, eh, tatlo rin yung equilibrium equation tayo. Meron tayong isang excess support also. Reaction. More or less class, yun nga. Nasabi natin kasi na may isang excess member class due to the presence of the cross-bracing. Okay? So, next step natin class, kailangan natin sabihin kung saan dun yung redundant. Redundance. Okay? So, una class, no? Again, yung redundance class, dito mo rin kukunin yung working formula mo. Okay? Yung condition of geometry natin. So, una class, sabihin natin. So, pipili tayo class na isang, ano, reaction na lang muna. Okay? So, gagawin natin class, piliin natin yung D. So, remove natin class, no? Remove yung vertical restraint at D. Okay? So, pag inalis natin yung class, parang sinabi na rin natin na consider reaction at D redundant. Tapos class, i-assume natin. So, assume. So, gets natin yung class, no? Kung ano yung number dito, class, yan yung number of redundance natin. Kasi yan, class, yung kailangan nating alisin para mabuo natin yung basic determinate class. So, i-assume natin, class, yung RD natin upward. Okay? So, ano yung second redundant natin, class? So, nag-alis na tayo ng reaction. Mag-aalis naman, nag-alis na tayo ng reaction, class. Mag-aalis naman tayo ng member. Okay? So, remove member, tananggalin natin. So, yan. So, gaya na natin siya. Kung tinanggal niya class, so yung CF. Okay? So, nung tinanggal natin yung CF class, sinabi na rin natin class na parang consider yung CF redundant. Okay? Tapos class, kailangan natin i-assume. So, assume CF in tension. Okay? So, okay na tayo class. Alam na natin kung ano yung mga alisin. Alam na rin natin yung assumptions nung redundance natin. Gawin na natin yung basic determinate class under those specific loadings. Okay? So, i-erase ko lang. Tuloy natin class. So, again, next step natin class is buhay na natin yung basic determinate class. So, again, class, ang itsura ng basic determinate truss natin, class, diba, is inalis natin ito. So, remove natin, class, yung vertical restraint dito. Tapos, inalis natin, class, yung BG. Okay? So, ang mga itsura ng basic determinate truss natin, class, ganito na. Mahaba. Okay? So, 1, 2, 3. Tapos may pag-anon. Okay? Tapos class dito, hinge na tayo. Tapos yun nandito, class is ruler. So, wala na tayo class ng ruler doon. Wala na lang tayo ng member. So, ito class yung A, ito yung B, ito yung C, ito yung D, ito yung E, F, G, tapos H. Okay? Class, yun nga. Ang next step natin, class, is yung basic determinate truss natin, class, luloadan natin yung real load, saka yung individual redundancy. Okay? So, unahin natin, class, i-load yung real load. So, dito natin lalagay yung real loads. Okay? So, basic determinate truss, class, under... Okay? So, under real load. So, ilagay natin, class, yung real loading. So, dito, class, may downward tayo, 80. Okay? Same dito, class, meron palit tayong 80. Tapos dito, class, meron tayong 70. So, yan na yun, class, no? Okay? Tapos, ang next class is yung individual redundancy. So, dito natin, class, ilagay si redundant. So, anong unahin natin, class? So, ang una natin nanggal, di ba, kasi is yung D vertical or like yung reaction sa D. So, yung reaction class sa D. Okay? So,
Dito natin yung drawing class yung si redundant. Dali. So, redundant class yung nasa natin. So, si BG. Okay? So, construct lang ulit natin class yung mga basic determinators. So, basic determinators. Yan, class. Yan, no? So, 1, 2, 3. Inch dito class. Roller dito. Tapos may V dun. Okay? So, dito rin class, construct natin yung basic determinators. So, again, pa ganyan. Hati, hati, hati. Ganon, tapos pa ganyan. Tapos, hinge. Tapos, class, roller. Okay? So, rename muna natin class. So, ito si A, B, C, D, tapos E. So, F, G, tapos H. So, again, class A, B, C, D, E. F, G, tapos H. Yeah. Okay? Okay, class, dito, iloload natin class si redundant RD. Reaction sa D. So again, class, diba, in-assume natin class si reaction sa D, vertical siya. Vertically. So dito, class, dapat, diba, alam natin class na unit load yung iloload natin. Okay? So, ang gagawin lang natin, kasi diba yung multiply lang natin siya sa RD. Yan. Okay. Dito rin, class, alam natin, i-multiply natin sa BG, class, kasi ang i-load natin dito, class, is yung unit load. Okay? So, BG, class, again, assume natin siya intention. So, intention siya. So, again, class, unit load. So, i-multiply na lang natin siya ng BG. Yan. So, ganito na class yung mga itsura. Okay? So, ito na yung basic determinate thrust natin, class, under real loads. Basic determinate thrust under reaction at D. Basic determinate thrust class under redundant BG. Okay? So, ano yung next step natin, class? So, ang next step natin, class, identify natin ano class yung mga deformations due to class yung mga redundants natin. Okay? So, unahin natin class sa BG. So, yun. Yung focus natin, class, is yung deformations dun sa mga redundants. Di ba kasi class yun yung parang working equation natin. Alam natin class na dapat yung mga deformations dun sa redundant, zero. So yun yung i-analyze natin dito class. Ano yung mga deflection due to yung real loads, due to yung redundant, dun sa deflection sa D, tapos yung sa BG. Okay? So dito class, yung tignan nyo, ang linagay natin class is na redundant is vertical. Kasi yun naman talaga yung inalis natin, di ba? Vertical restraint. So dapat kasi ang i-analyze natin dyan is yung vertical deflection sa D. Okay? So, unahin natin class yung nandito. So, kung titignan natin class, no? Paganyan. Ay, hindi. Ang unahin pala natin class kasi yun yung in-assume natin na orientation. So, dapat class yun dito. So, dito class, ang orientation natin dito class is, yan. Again, class, alam kasi natin pataas. In-assume natin na pataas. So, alam natin class yun, di mag-deflect pataas. Okay? So, same dito class. Kung ano yung redundant natin class, parehas lang. So, pataas na rin ba? So, ang magka-partner dito class yung redundant. So, kung pataas doon class, pataas na rin dito. Okay? So, di ba kasi ang concept natin class, alam kasi natin class na yung deflection DV natin dito class with the presence of the vertical restraint, dapat zero. So, para maging zero yan class, di ba again nga class, pag pinag-add natin yung tatlo, yan dapat babalik dito. So, dapat class alam natin yun nandito, pababa. Para class, ang concept niya, mag-cancel out sila. Gets ba? So, next natin, class, kung titignan yun, di ba, intention daw yung BG natin. So, sabihin na natin, class, eto. So, pumili na lang kayo, class, no? Representation lang naman to. So, pwede nyo nandito, class. Basta alam natin, class, kung paano yung galaw. So, pwede nyo piliin, class, yung BG, gagalaw pa ganun. So, this time, class, piliin natin yung G, gagalaw pa ganyan. Okay? So, same lead concept dito, class. So, dapat eto, no? Eto, class, gagalaw pa ganun. Kasi nga, class, again, magkambal dapat yung dalawang redundant. Okay? Tapos dito, class, dapat opposite, pa ganun dapat siya. Para mag-cancel out. Kasi alam ulit natin, class, safe to say kasi, class, no? Yung BG natin is, yung deformation class is close to zero. Okay? So, kung titignan nyo, class, yun na yung mga kailangan natin. So, kailangan lang natin in-name ng tama. Okay? So, again, class, alam natin, ito, no? Yung D natin, class, gagalaw. So, in-exerge ko lang, no? Dito ko linagay. Pero yung point dito, so, yung point D natin, class, gagalaw siya. So, ito class, ang naming natin dito class is ito yung D, deflection sa D vertical due to real loads. Okay? Same class, ito rin.
So dito kasi ang tawag natin dito kasi, di ba, ang ina-analyze kasi natin kasi is ito. Ina-analyze natin dito kasi is deflection ng BG. So deflection ng BG class due to reloads. Okay? So dito rin class, ang tawag natin dito is caused by unit load sa class. So dapat yung BB delta, deflection sa D vertical class due to unit load sa BG. So BG. Okay? So, same dito class. So, ang naming natin dito class supposedly is unit load ulit yung cost niya, no? Tapos yung deflection dito class is yung BG due to BG. Gets ba? Okay? So, same dito class. Unit load mag-cost. So, dapat ang symbol natin ganyan. Tapos ito class yung deflection sa D vertical due to unit load vertical sa D. Okay? Ito rin class. So, ang naming natin dito. So, baby delta ulit tayo kasi unit load yung cost. Tapos yung deflection natin class is deflection sa BG. Ano yung nag-cost niyang class more or less is yung unit load vertical sa T. Okay? So kung titignan yung class na name na natin sila. Okay? So this time class, ang next natin is kailangan natin construct class yung condition of geometry. Ko ilalagay. Lagi nilid ko yun. Okay? So, dito na lang class. So, ang next step natin class, yung tinatawag natin condition of geometry, no? So, yan. So, ang una natin class, saan natin kukunin yung condition of geometry or yung working equations natin class? So, ang titignan lang natin kasi yung redundance. Okay? So, ang una natin class na i-consider is yung redundant RD. So, ano bang meaning class ng redundant RD? So, yung RD class, di ba ang meaning yan is meron tayong vertical restraint class sa D. Okay? So, meaning yung class, yun yung first equation natin. Okay, so, ang meaning ng redundant RD class, meron tayong vertical deflection sa D is equal to 0. Okay? Tapos, ang galawan natin class, again, di ba, i-add natin yung tatlong to class. So, ito, plus yun, equal siya sa 0. Okay? So, dapat class yung deflection natin RD due to yung real loads. So, unahin natin class yung real loads, no? So, yung deflection natin class, dito ko na lang ilagay class, hindi kasha eh. Okay. So again class, no, yung first step natin, again, first formula natin class, i-consider natin yung deflection sa D, V is equal to 0. Kasi class, kung titignan nyo, yun naman talaga yung nangyayari dito class, di ba? Yan. Wala tayo class vertical deflection sa D. Okay? So, ang gagawin natin class is yung effect niyan. So kukunin natin class yung deflection due to real load. So yung deflection class DV due to class yung real loads natin or like yung deflection dito class. Okay? So ang gagawin natin, ang concept natin class, dapat yung deflection na yan, pag inad mo class sa deflection na to, tapos sa deflection na yan class, pag inad mo yung tatlong to no class, dapat class equal siya dito sa deflection dito. Equal siya sa zero. Gets ba? Okay? Ganun yung concept. So yung deflection DV natin class, yun due to real loads, plus class yung deflection natin sa DV, due to class yung reaction sa D. So, yung D vertical na rin. So, ito class due to yung reaction sa D. Okay? Plus class yung, again, yung vertical deflection natin dito class, due to yung BG. Again, class dapat equal siya 0. Pag inad mo kasi class, again, di ba concept? Pag inad natin class deflection dyan, deflection dito, deflection doon, dapat equal sa deflection dito class. So, equal siya sa 0. Okay? But then again, class, again, kailangan natin i-update class kasi alam natin class ito, tsaka yan, tsaka ito. Kaya rin natin class, kailangan yung naming para class hindi yan, para magkakaiba sila. Okay? I-update natin class. So, yung deflection dito class, ang tawag natin is yung due to real load. So, deflection sa DV class, P. Okay? Plus class, again, yung deflection natin dito sa so RD. So, again, class, ang tawag natin dyan is yung deflection. Ito yan, no, class? DV, yan. Okay? Again, class, ito, kailangan pa natin i-multiply class sa, ito, sa RD. So, ito class, i-multiply natin sa RD. Gets ba? Okay? Last class, yung deflection sa D. So, deflection sa D natin class is ito. So, open lang natin yan. So, yung name natin class is DV due to BG. Okay? Tapos, again, class, kailangan natin i-multiply class sa BG. So, times BG is equal to 0. So, ito na class.
Ito na yung isang working equation natin. So, ito class yung equation. Equation 1. Okay? So, i-erase ko lang siya. So, kung titignan nyo, class, dalawa kasi yung unknown natin, di ba? Ang unknown natin, class, is ba? Yung redundant reaction sa D. Tapos, class, yung redundant PG. So, since meron tayong dalawang unknown, kailangan natin ang dalawang equation. Okay? So, yung basis ng equation natin, class, dun mismo sa redundant. So, ito yung equation 1 natin, class, considering redundant TV. So, yung second equation natin, class, hugutin natin dun sa redundant BG. So, i-erase ko lang, class, yung nasa mini board natin. Gawin natin yung second equation. So, gawin natin yung second equation. Again, class, ang basis ng second equation natin is, ito, yung redundant second redundant, so yung PG. So, again, class, diba, parang ang pinaka-analysis natin, class, supposedly, yung deflection class dito sa BG is close to zero or more or less zero. Okay? So, yun yung working equation natin, class. Ang working equation natin, class, is yung deflection class sa BG is equal to zero. Okay? So, again, class, ganyan yung galawan natin. Yung deflection dito, class, is equal to. So, again, ang concept natin, class, is pag pinag-add natin, class, yung deflection dito, so yung deflection dun, class, equal siya, class, sa deflection dito sa real. Ay dun sa actual indeterminate beam. Okay? So, ganun yung gagawin natin, class. So, again, class, yung deflection due to real load. So, yung deflection, class, di ba? Yan yung concept. Pag pinag-add natin, class, yung deflection sa BG due to real loads, plus, class, yung deflection sa BG due to yung redundant RD. So, yung redundant RD. Okay? Plus, class, yung deflection sa BG due to yung bar force BG. Dapat, class, equal yan dito. So, again, class, equate natin sa zero. Okay? Tapos kunin natin yung mga yung class. So, yung deflection natin class sa BG due to P. Okay? So, yan yun. Plus class yung ito. Deflection natin class sa BG. So, again, ang tawag natin dyan class is BG due to yung DV natin class. So, again class, kailangan natin i-multiply dito, no? Kasi ang ginamit natin class is unit load. So, ito class, kailangan pa natin i-multiply sa reaction sa D. Yes, no? Okay? Plus class yun. So, ito. So, yun. Deflection pa sa BG due to, yun, BG. Okay? So, ito class, again, kailangan pa natin i-multiply sa BG kasi ang ginamit natin dito kasi is unit load. So, times yung BG is equal to 0. Okay? So, ito na class yung equation 2 natin. Gets pa? So, again, class 2 unknowns. Ang first unknown natin, class, ang first unknown natin, RD, tapos BG. So, kailangan natin ng two equations. So, yung previous equation 1 natin, tapos equation 2. Gets ba? Okay? So, since alam na natin kasi yung dalawang equations, kailangan natin solve kasi yung mga nandun. Okay? So, para mas makita nyo kasi, eto. Okay? So, ito kasi yung equation 1. Ito yung equation 2. Okay? So, i-erase ko muna ito, class. So, next step natin, kailangan natin isulat, class, kung ano yung formulas ng mga kailangan dun. So, again, class, deformations na tayo. So, next step natin, class, is kukunin natin kung ano yung formulas dun sa deformations. Okay? So, again, class, ang galawan natin dito, di ba, is yung virtual rate. Ang pinaka-template natin dito, class, yung virtual rate kasi ng truss, no? Diba, ang template natin dyan, class, is yung deflection is equal to, class, yung sulae. Sula. So, yan yung pinaka-template natin sa equation, okay? So, ang kailangan natin, class, dito, kung titignan nyo dito sa first equation natin, ang kailangan natin isolve, class, is ito, ito, tapos yun. Okay? Second equation naman, class, ito, ito, tapos ito. DB pa rin tawag natin. Sige, retain na lang natin. Okay? So, kung titingnan nyo, plus, kailangan natin mag-solve ng anim na deformations para bago natin, plus, makuha kung ano yung mga dalawang redundant natin. Okay? So, mahalaga dito, plus, dapat unang tingin mo palang, plus, doon sa pangalan, alam mo na kung ano yung formula natin. Okay? So, yun yung concept, plus, yung naming. So, again, plus, di ba, ang una natin kukunin, plus, is yung DB. Kunin natin class kung ano yung DV. Yeah. So DV tapos P. Okay, so yan yung kukunin natin class.
Ang next nating kukunin class is yung DVTV. So meron tayong DV. Pag color coding class, bilisan na natin, no? So again class, ito is meron tayong DV due to yung due to real loads. Dito naman class is yung deflection sa DV due to a unit load at vertical at T. Okay? Tapos kailangan natin class yung DV BG. Okay? So yan yung unang tatlo. So equation to class, kailangan natin kunin yung BG, deflection sa BG due to P. Okay? Kailangan natin class yung deflection sa BG. BG due to vertical unit load at D. Okay? Tapos class, meron tayo yung BG due to BG. Okay? So class, again from the name, yun lang yun. So kung titignan natin class, no, summation of L over AE tayo dito. So ang basis lang natin kasi yun dito. So yung DV class, ang meaning lang yan, kailangan natin yung UDV. Okay? So yung bar forces class due to DV. Tapos yung P class, kailangan lang natin yung bar forces due to the real loads. Okay? So same dito class, so meron tayong P, so dapat summation of S, tapos yung UBG, okay, L over yung AE. Okay? So dito class, meron tayong dalawang BG, so dapat summation of UDV squared L over yung AE. Okay? Dito naman class, meron tayong BG, meron tayong DV. So dapat summation yung class ng UBG, UDV, L over yung A. So, ito yung formulas natin, class. Okay? Tapos dito, class, ganun din. So, dito, kailangan natin nung, so, meron tayong DV, BG, no? So, kung titignan natin, class, kailangan natin summation ng U, DV, U, BG, L over yung A. Okay? Dito naman, class, dalawang BG. So, dapat summation of U, BG, dalawa, L over yung A. Gets ba class? So yan class yung mga formulas natin para dun sa anim na deformation. So gets natin class, kailangan natin ng anim na deformations. Okay? So since alam na natin class kung ano yung formulas, pwede na natin i-pattern class yung table dito. Okay? So ang itsura ng table natin class, so i-erase ko lang, no? So yun class. So medyo mahaba-haba yung table natin dito. Okay? So, kung titignan natin, class, ang itsura ng pinaka-table natin. Hindi kasha. Okay? Pero technically, class, ganito dapat yung itsura. Okay? So, meron tayo, class, ng member. Okay? Tapos, class, yung length. Tapos, yung area. Tapos, class, yung value ng S. So technically class, class kailangan natin ng S, kailangan natin ng UDV, kailangan rin natin class ng UBG. Okay? So yan yung mga laman ng table. So laman table natin class yung S nga. Tapos class yung UDV. Okay? Meron din tayo class isa pa, UBG. Yan. Okay? Tapos class yung mga formulas ng deflection. Okay? So unahin natin class yung unang formula. So kung titignan mo kasi yung unang formula natin class, meron tayo ng S, meron tayo yung UDV, L class over yung A. Okay? Kung pag i-pattern natin class. So yan class yun dito. Okay? Pero kung titignan nyo kasi parehas lang yung formula class nito. So yung yan class, tapos ito. Equal sila. So parang lima lang class yung kailangan natin. Equal yan class kasi diba DV, BG, tapos BG, DV. Equal lang sila. Okay? So, ang next natin class is ito. Yeah? So, yung formula natin dyan, kailangan lang natin dyan class, di ba, is yung U, DV, squared, L, over yung A. Okay? So, next class is ito. So, yeah? So, yan class is equal to, ay, hindi, huwag na lang ganyan. Ang isunod na lang natin dito class is yung nasa baba. So, okay na tayo dito, class, no? Okay na tayo dyan. Yan yun. Sunod natin, class, is ito. So, again, ang kailangan natin ito, class, is S, U, B, G, L, over yung A. Okay? So, next natin, class, is ito. So, dito, class, U, D, V, squared, L, over yung A tayo. Okay? Tapos, class,
Ano ba? Huli na natin yan. So, next ating class is ito. So, U, B, G class, no? Squared, L over yung A. Okay? So, lastly class is yung dalawa. So, again class ito, tapos yung formula niyan, parehas lang. Okay? So, dito class, meron tayo ng U, DV, U, BG, times L, over yung A. Okay? So, more or less class, ganyan. Tapos class, ang last dito, supposedly, is yung bar forces. Pero hindi nakasya, so mamaya na lang natin yun. So, pwede naman na singit dito mamaya. Okay? So, kung titignan nyo class, yung members natin, medyo madami rin. Hindi ko pa sinagad sa class. Okay? So, ano yung members natin class? So, again, ang members natin is ganyan. Ito. So, ano yung mga members natin class? So, meron tayo, again, top chords, web members, bottom chords. Meron tayo class nung AB, okay? I mean, AF. AF na pala siya ngayon. So, AF class, meron tayo nung FG. Meron tayo class nung GH. Meron tayo nung EH. Meron tayo class nung BF. Okay? Meron tayo class CF, CG, CH, kasha, DH, so AB, BC, CD, DE class, no? Okay? So kung titignan nyo class, kailangan natin ilagay yung tinanggal natin. Yung tinanggal natin class yung BD. Okay? So ganun yun. Di ba yung rule natin class pag internal indeterminate? Kailangan natin class isama yung BG. So, huwag niyong kakalimutan yung class. Kasi pag nakalimutan nyo yan, kasi diba magsasum tayo dito. So, yung sum natin dito, class, apektado. Hindi natin kinonsider kung ano yung effect ng BG. Mali yung sagot natin. Okay? So, kailangan i-consider. Ilagay ko kasi yung mga lengths nila, no? So, dito is 114.142. Okay? 10. Tapos 10. Tapos 14.142. BF natin, class, is 10. So, CF natin is 14.142. Yung CG natin class is equal to 10. Yung CH natin class is 14.142. Yung DH natin class, puro bottom chord na to, puro 10 na to. Okay? So kung titignan nyo class, may pattern tayo dyan. Basta vertical or horizontal 10. Pag diagonal class is yung 14.142. So yung BG natin class is 14.142. Okay? So ano yung areas natin class? So kung titignan nyo class yung area natin, pare-pareha silang 0.4. Okay? So, dito class, so 0.004. Yan, hanggang dito sa baba. Okay? So, yung S natin class, saan natin kukunin yung S? So, again, alamin mo lang class kung anong meaning ng S, di ba? Ang meaning ng S natin class is yan yung bar forces dun sa basic determinate class due to real loads. So, dito natin kukunin yung class. Yung real loads natin. Okay? So, lahat ng S class dyan manggagaling. So, again, susulat ko lang, no? So, meron tayo class negative 116.67. Okay? Dito class negative 85. Tapos still negative 85. Okay? Tapos class negative 109.602. Okay? Tapos class 80. Tapos sa CF natin class 3.536. Ah, ang next step pala dapat natin class after condition of geometry class is yun, no? Yung bar forces. So, ganito na yung galawan natin class sa bar forces. Okay? So, kung kari class na solve yun na lang, masyado kasi mahaba, no? Hindi ko na rin napakita. Skip na lang natin yung class, no? So, again, i-drawing mo lang class yung basic determinate truss under external load, yung basic determinate truss class under yung redundant yan, DV. Tapos class yung basic determinate truss under class yung redundant BG. Okay? Tapos class kunin mo lahat ng bar forces nila. So, isa class, ang pinaka-noteworthy dito, kung titignan nyo kasi yung BG, no? Ang loading kasi natin class sa BG is yung pair of unit load. So, may 1 dito class. So, yan yung 1. So, diba inasun natin na tension? So, may 1 tayo dito class. Tapos class, may 1 tayo dito. So, tension sila, no? So, kung titignan nyo class, magka-cancel out sila. So, kung titignan nyo dito, ang reactions natin class is 0. Okay? Pag nag-eliminate tayo class, 0 to 0 to. Kasi kung titignan nyo yung joint E class, 2 members na lang, or 2 forces sila. So, 0 yan class, no? Move tayo sa joint D class. So, dalawa rin yan, 1, 2. So, 0 rin yan.
Move tayo dun ko, same, 1, 2. So, 0 rin yan. So, move rin tayo dito sa A. So, again, 0, 0 yung vertical horizontal. So, parang nangyari, last dalawa lang. So, 1, 2, 0. Okay? So, ang may value lang dito, class more or less talaga, is yung box class nung may cross brace. Okay? Tapos yun, class. So, same dito, class. So, again, method of joints lang tayo. So, kung nag-start ka sa E class, makuha mo yung dalawang to. Nag-start ka dito, class, makuha mo yung dalawang yan. Dito, class, makuha mo yung dalawa. So, move ka dito, class, makuha mo yung dalawa. Move ka dito, class, makuha mo yung dalawa. Move ka dito, class, makuha mo to. Move ka dito, makuha mo yan. So, ang checking natin kasi yung sa joint F. Okay? So, ganun yun. So, ituloy ko lang, no, class. So, again, yung column S class, dito natin kukunin yung values. Kasi ang meaning ng S class yan yung bar forces due to real loads. Okay? So, CG natin, class, ang value ng CG, kung titignan nyo, class, is equal to 0. Okay? So, moving on, class, meron tayo 09.602. Okay? Tapos, class, 0. Tapos, 152.5. Same, 152.5. Okay? Tapos, class, 77.5. Dito rin, class, 77.5. Tapos, class, kung titignan nyo, wala tayong BG dito, class, so dapat 0. So, yung sign convention natin, class, no, pag tension, positive, compression, negative. Okay? So, nag-a-apply yun dito sa tatlo, class. Positive is tension, negative, class, is compression. Okay? So, moving on, class. So, yung new DV naman, class, dito natin kukunin. Okay? Kasi, class, ang new DV, ito yung bar forces, class, due to redundant DV. Okay? So, ito natin. So, i-transfer ko lang ulit, class. So, yung new DV natin, class, ito daw, class, is equal to 0.354. Okay? Tapos, class, ito is 0.5. Tapos, class, ito is 0.5 ulit. Tapos, class, ito is 1.061. Ito, class, is 0. Ito, class, is negative 0.354. Okay? Ito, class, is still 0. Kasi kung titignan nyo, class, wala pa, ayan, 0. Tapos, class, 0.354. Okay? Tapos, class, negative 1, negative 0.25. Tapos, negative 0.25. Tapos, class, negative 0.75. Tapos, negative 0.75. Kung titignan nyo, class, still walang BG dito. So, BG is 0. Okay? So, moving on, class. So, saan natin kukunin, class, yung values ng UBG? So, yung dito natin, class, kukunin yung values ng UBG. Yan. Okay? Kasi, class, ang meaning ng UBG, ito, class, yung bar forces under redundant BG. Okay? So, kung titignan nyo, class, halos lahat dito 0. May value lang, class, is yung box na yan. Okay. So, again, class, isulat ko lang, no? So, ito 0, class, negative 0.707. So, 0, 0. Negative 0.707. Okay? So, ito, class, is 1. Negative 0.707. Tapos, 0, 0, 0. Tapos, class, yung BC natin is negative 0.707. Tapos, dalawang 0, class. Tapos, kung titignan nyo, class, kung titignan natin, no, ito yung loading natin, di ba, si BG? So, BG class, in-assume natin na tension. So, ito yung 1 class. So, BG, in-assume natin na tension is 1. So, in a way, class, kahit loading siya, titik natin siya as bar force. So, tension siya class 1. Okay? So, with this class, kung titignan nyo, nakuha na natin lahat ng columns, pwede na tayo mag-calc function class. Okay? So, yung calc function lang natin class, again, niname natin yung columns. So, ito si A, B, C, D, tapos E. Okay? So, dito, class, ang tawag natin dyan, kung titignan nyo, ito na, class, yung C, D, tapos A, over, class, yung B. Okay? Ito naman, class, C, D, ay, C, E. So, C, E, class, A, over, yung B. Ito naman, class, yung DV, so, D squared, A, over, yung B. Ito naman, class, is E squared, A, over, yung B. Tapos lastly class, so meron tayo no, DE A over yung B. Okay? So magtitignan nyo, mas kailangan natin ng 1, 2, 3, 4, 5 na formulas. Okay? So yan lang class. Meron tayong 5 na formulas. So i-enter lang natin class. So yung first formula natin class, CDA. So C
D, A. Overclass yung B, no? Okay? Tapos yung separator natin, class colon. So, yung second equation. So, C, E, A. Overclass yung B. Yan. Third equation natin, class D squared. So, D squared, A. Over yung B. Yan. O. Alpha B. Yan. Okay. Third equation natin, class E squared. So, E squared, E squared A over yung B. Yan. Okay. Last equation natin, class D, E, A. So, D, tapos yung E, tapos yung A, over yung B. Yan. Okay. So, again, class, nalagay na natin yung limang equations natin, no? 1, 2, 3, 4, 5. So, next class, pipindutin lang natin yung calc. So, calc, class, tapos tatanungin niya, ilagay niya lahat ng unknowns natin, class. So, unahin natin, class, yung ito. So, unahin natin yung first member, member EF, okay? So, ano daw, class, yung ating C? So, ang C natin, class, is negative 116.67. Okay? Ano yung D natin, class? 0.354. Okay? Ano yung A natin, class? So, yung A natin is 14.142. So, B. So, sundan mo lang, class. So, 0.004. Okay? Tapos, yung E natin, class, 0. So, yan yung una nating sagot, class. So, medyo mahaba-haba, no? So, negative 14.620.673. Hindi ko nalagay yun. Ulitin natin, class. So, again, i-update lang natin yung C. Okay. Yan. Yung C natin, class, dapat negative 116.673. Okay? Tapos yung iba, yan. Yan, 114.2. Okay? So, yan dapat, class. 24. Wala lang, class. Para super exact. Okay? So, again, class. Copyin natin yan. 24.08. Okay? Tapos yung next answer natin, class. So, ito is 0. Ito, class, is 443.05. Mag 2 decimal na lang tayo, class. Okay? Ito, class, same, 0. Tapos, lastly, class, 0. Ayan. Okay? So, ayan pa lang, class, yung first member natin. Okay? So, tuloy-tuloy lang. So, sa FG naman tayo, class. So, ano yung C natin doon, class? So, negative 85. Okay? Ano yung D natin, class? 0.5. Okay? Ano yung A natin, class? 10. Okay? Ano yung B natin, class? 0.004. Yung E natin, class, is negative 0.707. Okay? So, ano yung una nating sagot, class? Yan. So, negative 10, 6, 2, 50. Okay? Tapos, class. So, 15,150,237.5. Okay? Tapos, dami ah. Okay? Equal sign, 625. So, 625. Okay? Tapos, class. Yan. So, 1,249.62. Last class, negative 883.75. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo, class. So, kung titingnan nyo, class, identical yung... Hindi. Hindi siya identical. Technically, yan. Parehas yan. Negative 85.5. Yung 10. 0.004. Ito lang yung nagbago, class. 0. Okay?
So, dito kas pareha. So, negative 10, 62, 50. Okay? Tapos, class, ito, 0. Tapos, the same na kas 6, 2, 5. 0. 0. Okay? So, gagawin lang natin yun sa lahat class. So, next natin yung EH. So, yung EH natin class is, yung C natin is negative 109.602. Okay? Tapos class, again, yung D natin is, so ano sana tayo? EH. So, 1.061. Okay? Tapos ang A natin class is, EH na tayo, no? 14.142. Okay? Tapos class yung B natin is yan. Yung E natin class is EH0. Okay? Ito na kasi yung sagot. So, dito negative 411135.24. Okay? Tapos class 0. Tapos 3979.99. Okay? Tapos class 0. Tapos 0. Okay? So, tuloy-tuloy lang. Hanggang matapos. Okay? So, BF na tayo class. So, ano yung C natin? So, ang C natin class is 80. Ang D natin class is 0. Ang A natin class BF is 10. Ang B natin is ganyan. Ang A natin sa BF class is negative 0.707. Okay? So, yan. Dito daw class is 0 tayo. 0. Tapos negative 14.00. Mahaba talaga siya class, no? So, negative 14.14.00. So, ito class second degree pa lang to. So, pag nag third degree class, dadami ulit yan. Kaya class preferably, hanggang second degree indeterminate lang tayo. Okay? Tapos yung dx squared natin class is 0. Okay? Tapos class ito, so 1249.62. Tapos last class, 0. Okay? So, ganun lang class. Ituloy mo hanggang matapos, no? So, kompletuhin ko na lang class yung table, no? Para mabilis. So, after yung 0 dito class, meron tayong negative 4425.54. Okay? Tapos class, 0 ulit. Tapos meron tayong 137.174.25. Tapos 0 ulit. Tapos class, negative 95.312.5. Same class, negative 95.312.5. Tapos class, negative 145.312.5. Tapos class, negative 145.312.5. Tapos lastly, class 0. Okay? So, mabitoy natin class yung table na yung column na yan. So, after yung column na yan class is 1250.1.53. Okay? Tapos 0. Tapos class 0. So, apat na 0. So, biglang class dito sa ano? Ito is negative 269 class 543.75. Okay? Tapos tatlong 0. Yan. Okay? So, yung next column class, kaya natin ito. Kape-kape. Okay? So, after dito class, saan na? Yeah. So, ang next dito class is 43.05. Okay? Tapos, 2,500 class. Tapos, 15.25. Tapos, 156.25 ulit. Okay? Tapos, class 1046.25. So, dalawang ganyan. 1406.25. Okay. No. Oh no. May mali.
Again, class, after niyan, zero muna. Ito, ayusin ko, no? Magka-align. So, again, 443.25. Tapos, 0. Tapos, 443.25 ulit. Okay? Tapos, DH natin, class, is 25. So, 2,500. Tapos, class, 156.25. So, dalawang ganyan, 156.25. Okay? Tapos, class, meron tayong 1406.25. Okay? Dito, 0. Okay? So, dalawang column na lang, class. Okay? So, ituloy natin, class. So, meron tayong 1, 2, 4, 5. So, now, 0, 0, yan. So, dito, class. Yan. Tapos, 3, 5.5. Okay? Tapos, class, 1, 2, 4, 9.62. Okay? After nung class, tatlong 0. So, 1, 2, 3. Okay? Tapos, dito, meron tayong 1, 2, 4, 9.62. Okay? Dalawang 0. Tapos, 35.5. So, last class. So, dito, tatlong 0, no? Tapos, meron tayong negative 1, 2, 5, 1.57. Okay? Tapos, apat na 0. So, 1, 2, 3, 4. Tapos, class, 4, 4, 1.88. Okay? Tatlong 0, 2, 3. Okay? So, after natin, class, makompleto yung table, ang pinakakailangan talaga natin dito, class, is yung summation nila. Okay? So, isasum natin, class, lahat nung nandito. Kasi, di ba yung nasa formula natin, kasi summation for all members of that one. So, dito, class, no? So, yung sum ng column na to, class, is negative 1,238,160.61. Okay? Ito naman, class, negative 24,82,04.72. Okay? Tapos, ito, class, is 1,218,4.15. Ito, class, is 1,269.49. Okay? Ito, class, is negative 1,693.44. Okay? So, yan lang actually yung mga kailangan natin, class. Okay? Kasi yan yung gagamitin natin, class, ito. Itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, class, yung gagamitin natin para makuha natin, class, yung yan. Kukuha natin yung deformations na kailangan natin. Okay? So, kung titignan nyo, class, no? Burayin ko lang to. Yan. Okay? So, again, burahin natin. So, yan, class. So, ituloy natin, no? So, again, ang next step natin, class, is kailangan natin kunin yung deformations. So, ang gagawin lang natin, class, di ba yung pinaka-formula natin, class, is parang yan nga. Di ba yung, kuwari, class, dito. So, ang deformation natin, class, sa, ito, di ba, ang kukunin natin dito, class, is yung deformation due to, ano. So, sample, class, kukunin natin, class, yung unang deformation sa DVP. Di ba, equal yung class sa S, plus yung UDV, L over yung AE. Pero ang nakuha lang natin, class, is ito. So, parang ang nakuha natin, class, is yung S, U, D, V, L over yung A. So, again, class, over 1E lang yan. Okay? So, parang yung mga nakuha natin dito, class, E over E natin, yun na yung deformation. Okay? So, isa-isayin natin, class, no? Ay, diretso na natin, class, para maiksi. Okay? So, again, class, ito yung first equation natin, class, di ba? Ito yung second equation natin. Okay, so sundan lang natin yung class. So, una natin sa listang class is ito. So, again, class, yan is equal to ito. So, yung deformation natin class sa DV is equal to yung 118. So, negative 1. Ay, yung kumlak. So, negative 1,118,160.61 class over E. Huh? Okay? Plus daw class yung yan yung DVDV. So ang DVDV natin class tignan natin yung DV squared. So ito yun. So yung 1 1 2 1 8 4 point
15 yan, no? So, 0.15 over E. Okay? So, ito klase, i-multiply natin ng reaction sa D. Okay? Plus, plus, yun yung DVBG. So, ang DVBG natin kasi yung nasa dulo. No? Kasi, DVBG, so like, plus, so i-negative na natin to. So, minus 1693.44 over yung E. Okay? Is equal to 0. So, ito na plus yung first equation natin. Equation 1. Okay? So, yun, ito yung class, no? So, equation 1. So, ito yung equation 2 natin, class. So, paano natin gagawin equation 2? Susundan lang ulit natin yan. So, saan dyan class yung deduction BGG to P? So, ito yung class. So, negative 248204.72 over yung E. So, ito class, ika-cancel lang natin yung mga E. Okay? Kasi parang multiply natin class sa E. So, magka-cancel yung E. Yan, para i-multiply mo lang siya class ng E. So, cancel-cancel. Tapos dito, maging 0 lang. Okay? So, yan class, no? So, yung second class, yung DVBG. So, DVBG kasi yung nasa dulo. So, minus 1693.44 over yung E. Okay? Plus class yung dulo, yung BGBG. So, BGBG kasi is ito. So, plus 12069.49 over yung E. It's equal to 0. So, ito na class yung equation 2 natin. Okay? So, equation 1, equation 2 class, i-compare lang natin sila. So, again class, ang mangyari dito, makakancel lang yung mga E niya, no? So, wala na yung mga E na yan. Okay? So, i-calculate lang natin class. So, again, pupunta tayo ko sa mode 5, tapos yung 2 unknowns class, so yung 1. So, again, tanda nyo class, ganito yung format, no? So, dapat yung constant nilipat natin sa right side ng equal sign. So, 1. Okay? So, unahin natin class yung RD. So, 12184.15, no? Yan yung coefficient niya. Tapos class yung B natin. So, ay, nakalimutan natin dito class. I-multiply natin to ng BG. Ito class, i-multiply natin to ng RD. Ito class, BG. Yan. Okay. So, ang coefficient ng BG class is yan. So, negative 1693. Okay? So, yung constant natin class, so yun, lipat sa kabila, so magiging positive. So, 111.81 60.61. Okay? Tapos, dito naman class, equation 2, so unahin natin class yung RD, so negative 1693.44. Okay? Tapos class yung BG, so 12069.49. Okay? Tapos ito class, so maging positive siya kasi dapat sa right side siya yung constant. So, 24802.72. Okay? So, equal sign class, yan na yung una nating sagot. Okay? So, kung titignan natin class, no? So, i-erase ko lang to. So, again, class, no? So, yung X natin class, di ba yung X represent natin class, yun yung reaction sa D. So, ito na yung una natin. So, meron tayong 96 class. 0.59. Ganyan na lang. Okay? So, kilonewton class, tama yung assumption natin, pataas. So, pataas yung assumption natin kanina, no? So, yung Y natin class, again, ang representation natin dito, ito na class yung member BG. I like yung bar force sa BG. So, again, class 34.12. So, kilonewton, naging class, tama yung assumption natin, tension. Okay? So, pag nakuha na natin yung class, pwede na natin gawin yung formula sa bar forces. So, para sa bar force class, BFs. Okay? So, again, class, by superposition ito. Superposition. Okay? So, again, class, diba ang galawan lang natin dyan, class, i-add dapat natin yung, yun. So, yun yung kanina kasi, di ba? So, ito. Dapat, di ba, class, para magawa natin yan, i-add natin yung thrust under reloads, yung under redundant DV, so yung thrust under redundant BG. Okay? So, again, class, di ba, tinawag natin yung under reloads class na S. Okay.
So, para makuha natin class yung ST, again, ang ST natin kasi yan yung bar forces dun sa original truss. Okay? Ito class yung bar forces dun sa real loadings. So, i-add natin class yung, again, class ito yung sa redundant TV. Yan yung bar forces. Again, kasi ito kailangan natin i-multiply ulit sa reaction ng D. Okay? Last class yung bar forces class dun sa BG, due to BG, times class yung BG. Okay? So, ang pinang-final formula natin class para makuha natin yung bar forces dito sa real truss or yung given truss natin. So, S class plus, no? Yung 96.59 class UDV. Okay? Plus class yung 34.12 UBG. Okay? So, yan class yung formula ng ST natin. Gets ba? So, isulat ko na lang dito class, no? Kasi yan na yung last na kukunin natin para matapos na. So, yung ST dito class, again, yan yung ST natin, no? So, equal siya class sa S plus yung 96.59 UDV plus class yung 34.12 UBG. Okay? So, yan yung formula natin. So, kung titignan nyo class, no? Yan. So, pwede natin gawin class. So, calc function lang ulit tayo kasi gagamitin lang natin to. Okay? So, ang formula natin class is yan. So, working formula. So, ibalik natin class sa, yan, computation. Okay? So, again, class, sundan natin formula. So, ang S natin, class, di ba, sinabi natin C. So, ito, class, is C. Plus, class, yung 96.59. UDV. Ang UDV natin, class, is D. Okay? Plus, class, yung 34.12. Ang UBG natin, class, is yung E. Yan. So, calc lang ulit, class. So, ano yung C natin? So, negative 116.673. So, ang D natin class, 0.354. Ang E natin class is 0. Okay? So, yung una nating sagot class is, so, ito na yung ating ano, bar forces. Negative 82 class, 0.48. Okay? So, next class. So, tapusin natin. So, negative 85. Negative 85.5. Negative 0.707. Okay? Ito class is negative 60.83. Okay? So, 85.5 tapos ito 0. So, ano yung sagot natin dito class? So, negative 36.705. Okay? Tapusin lang natin class. So, negative 109.62, no? Okay? 602. Tapos 1.60061. Tapos 0. So, ito class is negative 7.12. Okay? Tapos class 80. Tapos yung D natin is 0. It's negative 0.707. So, 55.88. Okay. Tapos class 3.536, negative 0.354, tapos 1. So 3.46. Okay. Tapos 0.707. Okay. So negative 24.12. Okay. Tapusin lang natin class. So, 109.602. Okay. Tapos, 0.354. Tapos, 0. Okay. So, 143.79. Okay. So, next, 0. Negative 1. 0. So, negative 96.59. Okay. Tapos, class 152.5. Negative 0.25. 0.
Okay, so 128.35. Okay. Tapos 125 parehas ito si point ay negative 0.707. So 104.23. Okay. Tapos class 77.5 negative 0.75 0. Tatlo na lang. So again, class 5.06. Okay? So, kung titignan natin, class, pares lang. 5.06. Okay? Titignan niyo dito, class. 0, 0, tapos 1. Okay? So, dito dapat, class, is 34.12. So, kung titignan niyo, class, nag-jive, no? Parehas sila. So, ito, tsaka yun nandun. So, again, class, sign convention, negative compression, positive tension. Okay. So, next up class yung yan. So, remaining reactions. So, summation of forces horizontal is equal to 0 lang tayo, no? So, kung titignan natin class, meron tayong AH is equal to 70 class kilonewton to the left. Okay? So, lahat ng to the right positive. So, tapos mag-sum lang tayo class. So, since meron na tayo ng value nito, no? So, kayang-kaya na natin kunin class lahat ng reactions. Mag-moment lang tayo sa place equal to 0, lahat ng clockwise positive. So, meron na tayo class moment sa moment tuloy. Kuha natin class yung reaction sa E. So, reaction sa E natin class is 5.12 kilonewton upward. Okay? Moment tayo class sa E. Is equal to 0, clockwise positive. Makuha natin class yung E vertical. So, E vertical natin class 58.373 kilonewton upward. Okay? So, i-check natin class yung mga sagot. So, titignan nyo class, ito yung ayan. Ayan. So, ito class yung mga sagot natin. No? May discrepancy lang ng konti class kasi rounding off. Okay. So, yung reactions naman natin, class. So, ito yung dalawa. Yan. So, again, class, ang gusto ko more is pag may time, no? Pinakatamang isi-summarize natin. So, yung red roll yung class yung trust. Tapos, yan. Okay. So, yan yung mga sagot natin. Okay. Dahil lang stay kayo, class. So, tama yung mga sagot natin, no? Malaman mo yung story namin ni Bebang. So, isang galawan ulit, class, yung paano ka maniligaw? Okay, so ganito lang yung class. So mag-hi ka lang kay crush. Tapos syempre, gulat siya eh. So ha, sasabihin niya. Tapos bigyan mo siya class ng patanong na, I'm lost. Okay, so nabera siya class, sabihin niya. So, tagalugin mo class. Ligaw ako. So yun class. Okay, so again class, thank you for staying. See you on the next video. Stop going to share. Bye.